Okay, we're done. Beautiful. Oh, Shirley, may nag-pisa kayo. Kayo na susunod. Okay, next, next, next. Mag-pihis muna kayo. Pisa. Wait, kami na ako na. Princess, baby, you say goodbye na to your daddy. Alis na po ba kayo, daddy? Well, I don't really have to go. I can buy some food if you want. Ian, we're completely fine. Princess, come here. You know what? I'm really happy to see you today. Me too, Daddy! Sayang, Daddy has to go na. Ayoko makaistorbo sa mami mo eh. But you know, if you need anything, just call Daddy, okay? Yes, Daddy! Bye, Daddy. Bye-bye. May ka na, samahan na kita pababa. Look, Ian, alam kong mahal na mahal mong anak natin at gusto mo makabawi sa kanya. Pero you know what? What you did there, hindi ko nagustuhan. Ginamit mo pa si Princess para makuha mo yung gusto mo. Of course not. Ian, di ba pinag-usapan na natin na mas makakabuti na bawasan mo muna yung pagbisita sa anak ko? Lala, gustuhin ko man. Hindi kaya ng puso ko. You know my condition. Ian, naiintindihan ko naman yun. Pero sana intindihin mo na ayoko ng gulo. Wala na mangyayaring gulo. Wala na kami ni Isa. Ano, sa tingin mo, yun yung solusyon sa problema? Iiwanan mo na lang sila, Trixie, gaya na ginawa mo sa amin noon ni Princess? Ganon? Lala, ginawa ko naman lahat para maging maayos kami. But Isa's being too difficult. Iyan yun yung problema sa'yo eh. When things get difficult, you always bail out. Umaalis ka na lang, kumakalas. You know what? It's so you. Sabi mo sa akin, paano ako maniniwala sa'yo? Paano kita pagkakatiwalaan? Paano ako maniniwala na magiging mabuting ama ka para kay Princess? When every time may problema, palagi mo lang tinatakbuhan. That's easy for you to say. Dahil wala ka sa kalagayan ko. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko dahil sa sakit ko. Come on, Ian. Enough with your excuses. Kung mahal mo talaga si Princess, uunahin mo yung kapakanan niya. Gagawin mo kung anong mas makakabuti sa kanya, kahit mahirap. Here, I got you something. Ooh. Looks like it's gonna be a long day for us, huh? Hey, something off. Excuse me, can we get a minute? Sorry. Hey, you haven't been talking to me all day. Are you sure there's no problem there? Na kung iniisip mo na baka mapaawi naman ako, huwag kang mag-alala. Kasi una, nangako sa sarili ko na hindi na makipanggulo. At pangalawa, pinakasipa ako si Pacquiao para makipagsuntukan lagi, di ba? Pero, Tay, sana balang araw, no, maging matirin po kayo ni Tito Ian. Kaya na. Esang, sabi ni Tito David, tapos na daw tayo. Tito Joey, pwede po ba akong humingi ng food? Oo naman, buka dyan. Anong gusto mo? Chicken na lang po. Ah, chicken. Eh, ako rin po pwede pakinggi ng mano. Gusto na ng chicken, anak. Man. Saya na may mga bata. Alam mo, lagi ko nilang pinagpapasalamat na mabuti na lang walang minanang ugali itong si Princess mula sa tatay niya. Maayos mo nang palaki ni lalaki, Princess. Makakabilib nga eh. Ang hirap kayang magpalaki ng batang mag-isa. Kaya isa lang ang wish ko para kay ate.
ang makakuha na siya ng makakatuwang sa buhay. Yung kapagmahal, responsable, at pogi. At kung maaari, yung mamahalin ng buong buo si Princess. Tama. Princess, Esang, okay na kayo? Yes, Mommy! Okay, go eat your food. Kaya lang. Kain ka muna. Sige, Mommy, yan na lang. Sige. Sige, nasama mo si Princess. Alam mo sa tingin ko? Sinisiraan lang ako ng Joey na yun kay Lala. Sa tingin ko, nagsiselos ka lang. Bakit naman ako magsiselos dun? Eh, wala man binatpat sa akin yung taong yun eh. He's a nobody. Eh, paano kung ligawan ni Joey si Lala? Okay lang sa'yo. Hindi sila bagay. Ako, kaya kong suportahan yung anak ko. Lahat ng pangangailangan ni Princess, kaya kong ibigay. Alam mo, pare, ang pagiging ama, hindi lang basta-basta ganyan yan. Kung gusto mo talaga patunayan kay Lala na karapat dapat ka sa anak niya, ayusin mo muna buhay mo. Pamilya mo, kayo ni Isadora. Wala namang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Ang may papayo ko lang sa'yo, eh sundin mo yung nararamdaman mo. Kasi kung talagang seryoso sa'yo si Kit, hindi niya hahayaang masaktan ka uli. Oh, eto na. Eto na yung sosuot mo. O, di ba? Maganda. Alasos, Mariosep. Bakit naman? Hindi po ba masyadong... Fierce, di ba? Hindi ba po pulmonyahin ang kapatid ko dyan? Huh? Tingnan mo nga. Ito na si Misha Kidney. Ganda to. Ito po ang sinusuot na Madonna. Cindy, ba't di ka pa nakapiis? Ba't ayaw mo ba yan? Oo, oh, sexy, di ba? Tingnan naman ang itsura niya, no? Sandali, Cindy, ah. Ito na lang. Oh, ito. Perfect. Maganda to. Gusto mo na ba to? Yan. Ha? Pag sinuot ko yun, baka bumangon sa hukay yung tatay ko. Oh my God naman, you're only young one, Cindy. Come on. Pag ito sinuot mo, mas mainap sa'yo si Teacher Kit. Ang mabuti pa, ikaw na ang mamili. Ang piliin mo yung komportable ka. Kasi pag komportable ka, mas talabas yung ganda mo. Three, two. Okay. Alright. Yes. Okay, kick it. Okay, one more time. One, two, three. Okay, again. Kit, hey Kit, look here. Cindy, nandiyan ka pala. Oh, join ka. Pangit ba yung suot ko? No, no. Of course na. Ikaw yung pinakamagandang babae para sa akin. Ha? Para sa'yo lang? Sa kanila, hindi? No, that's not what I mean. I meant, you are... You... Joke lang. Kit, may namang mag-jowa. Hindi niya pa ako girlfriend. Hindi pa. But I'm hoping one day, she'll feel the same. Ang sweet! Okay, sige, ayusin natin, ha? Lagay mo yung kamay mo dyan. Sige, lagay mo dyan. Tapos hawakan mo siya. Ayan, yan! Very good! Forward, forward! Okay. Ayan, perfect. Yeah, good! O, sige, tapos magtingin na kayo. Sweet! Okay, this is about finding your perfect pair. O, tingin sa isa't isa. Two, three. Very good. Okay, don't be shy. O, tingin, saan ka pupunta? Kasi, tingnan mo, sumusobra na eh. Nakaligis na sa kapatid ko. Hayaan mo na yung mga bata. Tingnan mo naman. Bagay naman sila, di ba? Hindi sila bagay. Ano? Tao sila.
siguraduhin lang talaga nitong si Kit na seryoso siya kay Cindy. Dahil kung hindi. Naku, hindi lang sa akin malalagutan yan. Baka hindi nalalaman. Ang dami nagmamahal kay Cindy dito. Very good. Okay, don't be shy. Just be in love. Sinalala at Joey nga kanina, hindi couple, pero may spark. Mommy, Mommy, ano po yung sabihin ng spark? Spark, baby, yun yung pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Tayong dalawa, di ba? Pag magkasama tayo, you're happy. Or pagka kinikinikila. Yun, spark yun. Lala, mga bata pa yan. Di pa na alam yun. Ang spark, mga bata. Kaya yan. Pag malungkot ka at gusto mong maglibang, gusto mong maglaro, pupunta ka sa spark. Si Tani talaga. Si Joey, ang corny mo naman. Si Joey talaga. Ang galing, oh. May spark. Maganda mga show designs mo because you have a beautiful heart and so many beautiful people around you. Aww. Tama na nga yung drama. Picture naman tayo, bro. Lala, congrats ha. Ngayon pa lang sigurado akong marami natang kilig sa Lala Shoes. Thank you, Joey. Sana nga. Dito ka. Diba ikaw si, ano? Si Jenny? Mm-mm. Ivan. Ay, sorry. Actually, nireserve ko nga yun para sa'yo eh. Tol, doon salamat, muna. Salamat ah. Swerte ni Batas, no? My fans. Fans. Ay, fan lang pala. Mag-isa ka lang, eh. Ay, magsa-start na yung play. Pwede quiet muna tayong dalawa. Kasi sa-start na yung okay lang ba? Ah, sige, sorry. Salamat, ha? Kahit na ako. Hey. Anak, nadaan, ha? Baby Princess! Bye, Asang! Ha? Uuwi na kayo? Mamaya na, dito muna kayo magmerienda. Hindi na. Ay, kahit dun malang makabawi ako sa mga tulong ninyo. Tsaka may importante din akong sasabihin eh. Tara, Asang, maglaro tayo! Sige. Oh, tara. Sige. Sige, magagawa ka po tayo. Diyan yung mga bata sa loob. Teacher Kit, pumasok daw muna sa loob. May pamerienda si Ate Lala. Thanks.
Kate? Pwede ba kita makausap? Yeah. Is this what you want to talk about kanina? Yung mami mo kasi... Why? Is there something wrong? Hindi ko na sana sasabihin sa'yo to. Kasi ayoko na kasi palakihin yung issue. Pero narealize ko kung siseryosohin natin kung ano yung meron tayo ngayon. Kailangan ko maging honest sa'yo. Kinausap kasi ako ng mami mo. Tapos sinabi niya sa akin na... Look. You don't have to say it. I'm sorry for my mom. Kung ano man ang tingin niya sa'yo, I'm sure it will change. You're a wonderful person, Cindy. That's why I really like you. At yun ang hindi magbabago. Hey guys, ready na tayo ah. Break a leg. Bundok at dagat ang tinawid ng prinsipe para hanapin ang minamahal niya. Baon niya ang pag-asa na sa muling paghahanap nila ay mapagtatapat na niya ang nararamdaman niya. Prinsesa. Patay, nakalimutan ata ni Beto yung lines niya. Huh? Turuan mo ko. Dali. Yes. Hoy. Tumingin ka lang sa mga mata ko. Isipin mo na ako yung babaeng mahal mo. Tapos, magtatapat ka lang nung nararamdaman mo para sa akin. Mahal na prinsesa. Matagal ko nang inaantay itong pagkakataon na to. Na masabi sa'yo yung tunay na nararamdaman ng puso ko. Una pa lang kitang nakita. Alam kong iba ka. Kung paano mo ako napapangiti. Kung paano mo ako napapasaya. Kung paano mo inaalis yung... Bakit parang iba yung sinasabi niya? Takot. Oh? At kaba. Wala kang katulad, mahal na prinsesa. Sasayangin pagkakataon na to. Sabihin sa'yo na mahal kita.
Daddy? How come di pa siya umuwi? Uuwi din yan, ha? What if he doesn't? What if kung talagang iiwan na tayo ni Daddy? Alam kong halos wala tayong tulog and we've been working so hard. Kaya naisip ko, it's about time na we relax, breathe some fresh air. Eh ate, wala namang ganun dito sa Maynila. Diday, kaya nga naisip ko, pupunta tayo sa beach! Wow, beach! Yay! Huwag kayong mag-alala. Kasi meron akong kaibigan na may-ari ng resort. At sabi niya, bibigyan daw niya ako ng discount. Kaya, sagot ko na accommodation. Yay! Yay! Oh, sige. Mag-iingat kami ng pagkain. Yun! Ah, sagot ko na rin ang pang-barbecue. Ayun! Sama ka, teacher kid! Sige, sumama siya. Talaga, Manang? Yay! Ay, kulang ko lang po ang Diyos. O, siya, kumain na kayo. Please, just go home. Maawa ka naman sa amin ni Trixie. Hindi ko kaya pag nawala ka sa amin. Don't you love us anymore?